So welcome back sa channel natin guys. For this video, ang gagawin natin is mag-solve tayo ng isang problem under plane geometry. So sabi dito, in a 30-60-90 triangle, the bisector of 60 degree angle divides its opposite in what ratio? So para mas maintindihan natin, illustrate natin siya. So let's say for example, meron akong triangle dito. So i-drawin ko siya na parang ganito. Tapos label ko to as A, then label ko to as B, then label ko to as C. Tapos since 30-60-90 triangle, ilagay ko na si 90 degrees or yung right angle natin na kay C, diba? Tapos let's say CB, ilabel ko siya as yung 30 degrees. So ito ilagay ko dito 30 degrees. Then CA, label ko siya as 60 degrees. So ito 60 degrees. Diba? So, yung tinatanong niya, the bisector of 60 degree angle. So, automatic, itong 60 degrees natin, ibabisect natin. Pag angle bisector, i-divide niya yung angle into two equal parts. So, kung meron tayong 60, magiging siyang dalawang 30. Pero yung tinatanong niya, divides its opposite in what ratio? Yung opposite ng angle na 60 degrees is yung side BC or side CB. Diba? So, ang kahanapin natin is yung ratio nung side na to. Kasi mahati ito sa dalawa kapag naglagay tayo ng angle bisector. So, let's say, hinati ko yung 60 degrees into 2 equal angles. Diba? So, eto, i-level ko tong point na to as D. So, kung papansin nyo, meron tayong dalawang angles at dalawang triangles na pwedeng i-compare. Diba? Wherein, yung original triangle natin na ABC, tapos meron tayong triangle na yun na ABC. So, i-drawing natin siya para mas makita natin yung difference. So, let's say, i-drawing ko ulit yung malaking triangle. So let's say, ito yung C, ito yung A, then ito yung B, diba? Tapos i-drawing ko yung maliit na triangle. Ito, ito si A, so ito si A sa kanya, diba? Then ito si B, lagay natin dito si B, then ito C pa rin. So ito, side na to is still C. Yan. Diba? Tapos, labelan natin yung angles nila ngayon. So, kanina, this is as usual kasi ito yung original triangle natin. Label natin to as yung 30 degrees. Diba? Tapos ito, label natin to as 60 degrees. Diba? Yung original natin na 30-60-90 na triangle. Tapos ito guys, kung papansin nyo, since pareho naman silang angle C, diba? Itong side natin, hindi naman nagalaw. This is still 90 degrees, di ba? Tapos itong side na to na nahati sa dalawa, di ba dito galing? Itong triangle na yan, yung ABC. So ito guys, magiging 30 degrees. So let's say this is 30 degrees. Kasi kalahati na lang siya nitong 60. Kasi binisect natin yan, di ba? So kung 90 to guys, tapos ito ay 30. 90 plus 30 is 120. Alam natin na ang sum ng interior angles ng triangle is 180. Therefore guys, itong D natin dito, or yung angle D is 60 degrees. Diba? So nakapag-form tayo ng another triangle na 30-60-90 then yung ratio ng angles or yung measure ng angles. So pwede natin siyang i-compare as based from this given triangle, let's say triangle ABC, ABC is similar to, since pareho sila ng ratio ng angles or ng measure ng angles, di ba? Dito yung angle A 60 degrees, so dito yung may 60 degrees is yung B, di ba? So triangle B, di ba? Yung B, ang angle ng B is 30. So, ang dito naman sa kabila, ang may angle na 30 is A. So, A,
Tapos yung C, di ba? Common. So triangle ABC is similar to triangle DAC. Now, ang sunod natin gawin, mag-level naman tayo ngayon. Let's say, from this figure, di ba, yung pinag-bisect natin, ito gawin natin tong x sub 1, ito gawin natin tong x sub 2, di ba? Tapos ito gawin natin tong y. Tapos, tingin ko okay naman na yan. Dito guys, itong buong haba na to, label natin siya as x. Pero since sinating natin siya sa dalawa, kaya naging x sub 1 saka x sub 2. So, pwede natin sabihin na x sub 1 plus x sub 2 is equal to x. Ayan, magiging ganyan. So, ito, i-label din natin. So, since ito yung original, gayahin lang natin yung nandito. Ito ay y, di ba? Then, ito ay x. Kasi x sub 1 plus x sub 2, hindi pa naman natin inahate. Tapos ito i-label din natin. Same side, AC equals sa y, di ba? Pero yung DC natin, dito yung DC natin is naging x sub 1. Ito, x sub 1 na lang. So, from this relation, guys, pwede natin kunin since similar triangle sila, yung ratio ng side opposite ng 60 at saka side opposite ng 30. Di ba? So, let's say from this, yung opposite ng 60 degrees is x, di ba? Side x. So, let's say x. Rinkunin natin yung ratio niya dun sa side na may opposite angle na 30. So, ito yung 30. Ang opposite niya is side y. Di ba? So, since similar triangle sila, dapat equal din sila sa ratio ng mga another triangle. Di ba? So, dito naman, ang merong opposite ng ang opposite ng 60 natin is side y, di ba? This is side y. So this is y over. Ang opposite naman ng 30 natin, guys, di ba? 30. Ang opposite ng 30 natin is x sub 1. So this is x sub 1. So ito na yung relation natin na nakuha natin since nakapag-form tayo ng similar triangles. Kunin natin ngayon, guys, yung value nito in terms of x sub 1. So, gagawin ko, i-cross multiply ko to, tong dalawang y, tapos si x, i-divide nyo sa kanila. So, magiging siyang x sub 1 is equal to y squared all over x. Diba? So, kin-cross multiply ko to, kin-cross multiply ko to, nagkaroon ako ng y squared. Then, para mawala yung x dito, dinivide ko both sides by x, kaya naging y squared over x. Ito na ngayon yung relationship natin. Diba? So, ang gagawin natin ngayon, mag-assume naman tayo ng value ng x at saka ng y. Yan. Para malaman natin or makakuha tayo ng ratio in terms of numerical value. So, let's say, since meron tayong 30, 60, 90 triangle, guys, isa sa mga theorem natin sa 30, 60, 90 triangles is yung about sa measure ng sides. Diba? So, dito ko lagay 30, 60, 90 triangle theorem, diba? Sa theorem na to, guys, sinasabi niya na ang hypotenuse, so hypotenuse is twice the shortest side. Tapos, yung longer side is square root of 3 times the shortest. So, from this, pwede tayong mag-assume ng value ng 30, 60, 90 triangle kahit hindi tayo gumamit ng Pythagorean theorem. But, you can also prove this using Pythagorean theorem. Pero, pag chinek natin yon, tama lang tong theorem na to. So, let's say,
dito sa original triangle natin, ang shortest side natin is yung opposite ng smallest angle natin, di ba? So ang smallest angle natin is 30, di ba? So therefore, ang shortest side natin is y. So let's say y is equal to 1, di ba? Para makuha natin yung longer side is square root of 3 times the shortest side. Therefore, si x, di ba? Ito yung longer side natin, x is equal siya sa 1 times square root of 3 na equal sa square root of 3. Diba? So, meron na tayong value ng y, then meron tayong value ng x. Kahit hindi na natin kunin si hypotenuse kasi dito naman, hindi naman tayo gumamit ng hypotenuse. So, assuming ngayon na yung y natin is 1 and yung x natin is equal to square root of 3, substitute tayo ngayon ng values. So, dito, y squared, magigitong input natin yung value ng y natin, which is 1, diba? So, this becomes 1 squared or over yung value ng x natin, which is square root of 3, diba? Therefore, si x sub 1 natin is equal to 1 over square root of 3, diba? Ito ngayon si x sub 1 natin. Tapos, para makuha natin si x sub 2, from this relation, alam natin na ang x sub 2 i-equal sa x minus x sub 1. Diba? So, kung i-apply, i-substitute natin itong value ng x sub 1 dito. So, si x sub 2 is equal to yung x natin, which is square root of 3. Square root of 3 minus ng x sub 1 natin na 1 over square root of 3. Diba? So, si x sub 2 natin is equal sa, so, kung i-calcule pa natin, although alam ko na yung sagot, i-calcule pa rin natin. So, meron tayong square root of 3, diba? Minus 1 over square root of 3. So, ang lalabas is 2 square root of 3 over 3. This becomes 2 square root of 3 over 3. So, nakuha natin yung value ng x sub 2 at saka ng x sub 1. Ang hinahanap na rin guys is yung ratio ng opposite ng 60 degree angle, which is itong x sub 1 saka x sub 2. So kukunin lang natin yung ratio nila. Let's say x sub 1 over x sub 2 equal yan sa, substitute natin yung value ng x sub 1, 1 over square root of 3, diba? All over yung value ng x sub 2, which is 2 square root of 3 all over 3. Yan. So, ang mangyayari ngayon, guys, pag kinalculator natin ito, di ba? Or, solve natin mano-mano, x sub 1 over x sub 2 is equal to, meron tayong 1 over square root of 3 times, di ba? Tapos, itong denominator niya, balik ta rin ko, since fraction din, 3 over 2 square root of 3. Diba? So, si x sub 1 over x sub 2 natin is equal siya ngayon sa this is 3 divided by square root of 3 times square root of 3 is 3. Diba? Times 2. So, meron tayong 6. Therefore, x sub 1 over x sub 2 or yung ratio ng dalawang side natin is 3 6 or 1 half. Or pwede nating sabihin na ratio ng x sub 1 sa ratio ng 2 x sub 2 is equal to 1 is to 2. So ito ngayon yung final answer natin ngayon guys. So ito medyo naging mahaba kasi in-explain natin ng maayos. Tapos, nag-substitute tayo ng variables and then yung variables, sinubstitute natin ng numerical values para mas lalong maintindihan. So, kung meron kayong questions, feel free to leave it at the comment section. Thank you guys and stay safe.